Madali lang mag-layout ng area ng bahay mo. Okay? Yung gagawin natin, magtutusok lang tayo dyan. Pwedeng baka lang itusok mo dyan at tinimim. Tapos, doon sa kabilang bayo, ayun. Dito. Ganun din ang gawin mo. Yan. Tusok ka rin dyan. Yan. Yung iba, yung ibang nagli-layout, ginagawa nila na yan ng mga butterboard. So, ginawa ko lang to para mas mabilis maintindihan, mabilis ipailiwanag. So, kung nakatusok ka na dyan, yan, nakabaon ka na ng bakal dyan, o yan, kawayan yung binaon ko, at doon sa kabila, nakabaon ka na rin, kumuha ka na ng eskwala. Okay? So, wala akong eskwala. Ang ginawa ko, itong 60 by 60 na tiles. So, ayan. So, ito yung tali natin. Pag nalagay mo na yung swala mo, pwede ka nang tumusok ulit din dito. Papunta doon. Ayan. Hanggang doon sa kabila. Tapos, iswala mo siya. Ayan. So, iswalado yan. Ayan. Okay. Iswaladong iswalado yan. So, ito na yung magiging corner ng bahay mo, which is dyan mo ilalagay yung poste. Since paunti-unti yung pagtatayo natin ng bahay, yan, at nagawa na natin banda rito, so itutuloy lang natin ito. Bali, ito yung magiging sala natin. Ganun din dito sa kabilang corner ng bahay mo, dito ka rin gagawa ng poste. So ayan, wala doon na rin yan. So, ganun, paikot. Ayan, bawat corner, lagyan mo ng eskwala. Para sigurado mo na eskwalado talaga yung bahay mo. So, ganyan lang mag-layout. Pagkatapos yan, kuan, maskwala. Yan. Tapos ma-gawa yung corner niya. Yan. Ma-perfect mo yung eskwala. Yan. Ilibil mo na yung tangsi mo. Yan. Ilibil mo na siya. Yan. Yung tangsi mo, ito. Ilibil na. So, nalibil ko na naman yan. Para dyan magiging basihan mo, yan yung magiging basihan mo pag naghukay ka ng kulong puting mo, ng puste mo, ng haloblak mo, para mapantay mo yung hukay mo. So ito, may puste na rin tayo. Yan, 12mm, 6, 9mm anilyo. Okay, magsaslab kasi ako, kaya 12mm ginamit ko na 6. Islab ko kasi yung bahay ko para mas safety. So, ganyan. Okay.